This is the first time I'm meeting you again, no? After you've gone to ASA, after all the controversy, Jules, no? Parang I just wanted to ask, how are you now? Right now? Right now, I think I'm in the process of healing and moving forward from everything that happened the past month, MJ, because hindi biro yung pinagdaanan namin lahat. Hindi biro yung pinagdaanan ko, ng pamilya ko, at ng pamilya namin lahat. Right. Kasi I noticed you, some netizens still reacted, no? Ayaw ka pa rin tigilan about the issue with linking you with Gerald Anderson. Ano ba talaga yung real scores ng dalawa? Naging kayo ba? Ano ba? Yeah, you know what, MJ, let's just tapusin na lang natin to. Let's clear this whole issue so that we can put this issue to rest. Hindi ko siya naging boyfriend and hindi ko siya boyfriend ngayon. Therefore, wala akong inagawa ng boyfriend, wala akong inahas, at saka wala din akong nilandi. Right. Niligawan ka ba? Pinormahan ka? Hindi ako liniligawan. Naniniwala ako na may tamang panahon at oras para sa mga bagay na ganyan. Pero nananatili siyang matali kong kaibigan ngayon. Okay. Yeah, because of the friendship. Yes. Una nang naging issue na bring up yung word na Gerald nung naghiwalay kayo ni Joshua. I ask you again, naging dahilan ba siya ng hiwalayan niyo ni Joshua? Walang naging dahilan ng breakup namin ni Joshua. And that was very clear from the very beginning. Alam namin ni Joshua yan sa isa't isa. And we cleared that months ago before this whole thing happened. Okay. So hindi ko rin naintindihan kung paano naisingit si Joshua sa storya na to. But no. If I may ask, anong dahilan ng hiwalayan niyo ni Joshua? Definitely hindi third party. Definitely hindi siya. Okay. Walang ibang tao naging dahilan ng breakup namin ni Joshua. I think it's such a shame, you know, to have to go through a failed relationship in front of the world and in public. And it's painful kasi hindi madali na makapag-heal na yung lahat ng tao may nasasabi. But it's always been our own issues. We're also very young, MJ, so we're still trying to figure out ourselves, our direction in life, what we really want. And I think the decision that we made was a mutual decision because we knew yun yung makakabuti sa isa't isa. Right. At the end of the day, pinili namin yung makakabuti sa isa't isa. So ayaw na namin i-damage yung isa't isa. That's so right. We protected each other because there is love. Right. And I saw that post, yes, that you will love Joshua forever. Always, always, always. And yeah. Lastly, Jules, with everything that has happened, to you, to the people involved, how's everything? Where are you going? Where are we heading? What are your hopes? Like I said earlier, hindi biro yung pinagdadaanan namin lahat. Ayokong iangkin yung mga nangyayari. Lahat kami nasasaktan. We all have our own story. We're all dealing with our own pain. And ang pinakamasakit pa dun is nadami yung mga pamilya namin. Pero MJ, I'm really in the process of moving forward, healing, and hindi to yung tamang panahon para magsisihan. This is not the right time anymore to point fingers. She's hurting, he's hurting, but so am I. I'm really in so much pain right now. But kailangan magpakatatag eh. We have to get back on our feet and move forward and heal from this. Sana wala kaming choice, we just have to respect each other's pain. Everyone is hurting. Hindi madali yung pinagdadaanan namin tatlo. I'm very, very, very happy to hear that from you. Yes.